mas relax na usapan naman dito sa StarKa dahil usapang Gen Z. Ano nga ba? Sino ang Gen Z? At yan ang reason kung bakit kasama natin ang ating duplicate. So ano ba ang Gen Z? Sino ba sila? Bakit ba nauso yan? Sino ba nagpauso yung Gen Z na yan? So ang Gen Z po ay ang mga kabataan na ipinanganak noong 1997 to 2012. O Z, ito naman hindi itong mga tulog na maraming Z, kasi pwede very alive. Ah, pwede din kasi mostly ang mga Gen Z laging pagod, laging... Opo. Ano kasi sa sobrang active ninyo, yes. Full of energy. Yes. Sige nga, magbigay nga kayo ng parang mga samples. Sino si Gen Z? Ang Gen Z ay ganyan. Di ba parang may nagtatanong, ako ay isang nurse. At ang nurse ay ganyan-ganyan. Di ba nauso ganyan sa ating... Okay. Sige nga, puntusan kayo. At since mas relax na usapan ito eh, relax lang. Tayo, di ba? Okay, game. Kami ang Gen Z at may tinatawag kaming iPad Kid. iPad Kid! Ay, naku, nung panahon namin, Karate Kid. Kami ang Gen Z at kami ay mahilig mag-video ng TikTok. Oh, that's nice. Very, trendy. Video at TikTok. Nung panahon namin, Betamax. Swerte ka pa kung may Betamax kasi naging VHS. Gusto ko kasing matanong si Papa Awel sa kanyang childhood ba? Para naman alam namin, kasi kami, nakukwentuhan kami ng parents namin, ay, naakyat pa kami ng bundok para lang pumunta sa school, mga ganon. Ay, kami walang gadget, naglalaro kami ng patintero. Text, hindi nyo na yun, Jolen, ganon, tsaka Shato, yung sisigaw ka, Shato, ganon. Pawis-pawisan kami noon, lagkitan, as in guhitan sa mga kilikilit leeg. Walang mga gadget na ganyan at kailangan matulog sa tanghali o sa hapon, kundi pegol, palo ka sa lolo't lola, ganon. Parang hindi ko ata naabutan yung ganyan kasi nung kabataan ko, ano ko eh, meron na akong pinapanood sa TV. May TV naman kami noon, black and white lang, pero may TV naman kami. More on television or kung ano ba, visual yung ano ko nung bata ako. And hindi ka talaga ako palalaro sa labas. Oo. So dun yun, sa usapang Gen Z natin dito, ano ba yung i-expect ng ating mga StarKada badahan dyan na pakinggan sa inyong ano, sa inyong segments? Ano yung mga baon ninyo, entry ninyo sa mga usapang Gen Z? Siguro para sa akin, learnings lang sa amin from Gen Z is that yung mga nakasanayan natin before is nag-a-advance lang din. Hanggang sa, alam mo yun, patanda, and marami tayong nandi-discover ng mga, alam mo yun, technology and stuff. So, basically, para sa amin, kami yung advance. So, pa-advance na yung Gen Z. At teka, baka advance din mag-isip ang mga viewers. Kung meron kayong reaction, sulat nyo dyan. Ha? Kung agree ba kayo, kung Gen Z kayo. Tsaka mag-react lang kayo, mag-react. At ano, sasagutin natin yan ng ano, bonggam-bongga. Ay, ikaw naman. Ang Gen Z naman po, eh, parang since sabi nga niya po na advanced po kami. And kami po talaga yung madalas lapitan ng mga nanay, lola namin, mga tita, when it comes to cellphone, kung paano po mag-ano ng Facebook. At kami din po ang henerasyon na nakasabay sa part na nakakakita na po tayo ng pera through social media. Ibig sabihin, hindi lang kayo mahilig sa social media, pinagkakakitaan nyo yung social media. Yes, kaloka. E noon social studies lang kami, ngayon pati social media, may ganyan na kayo. So mas advanced, totoo yun, agree ako dun sa part na kayo, yung kinukonsulto namin, hala, paano maglagay na, mag-open ng social media account? Paano to, may mga password? Paano to, bakit ito ang nag-appear dun sa screen, 'di ba? Yun, 'di ba? Pero ito, kakalikutin naman natin ang pinagkakabalan dalawang ito. Tama po kayo, kaya sila pamilyar dahil sila po yung namamayagpag sa The House of Collab. Yeah. Ano yung content ninyo? Saan ito mapapanood? At ano yung mga chika at ganap dyan sa content ninyo? So, ang content ko po ay beauty, fashion, lifestyle, and food. Also, nagtitaping po ako before ng mga commercials, ng mga movies. Nag-extra po ako. At ambassador din po ako ng mga brands. Ay, so, yun, yung kumikita sa social media. Yes po.
Yes, ang galing. Akita mo, artistahin din ito ha. Dahil ganun nga yung mga Gen Zs, no? Nag-explore kayo ng mga pwede. Lalo sa mga panahon ngayon, opportunities, di ba? At na-expect din natin na dito sa Starka, isi-share mo yan sa Usapang Gen Z. Ay, syempre naman. Madami po tayong tips and tricks para naman lahat tayo ay makagain ng knowledge. Hindi naman po tayo yung tipo na parang ikikip lang natin yung knowledge sa sarili. We are ano, very sharing. We are very generous. Ooh, yeah! Very giving. So, ibig sabihin, alam na sa mga parentals dyan. Parentals na rin ang salita ko, ha? Parentals, very Gen Z. Yes. Very Gen Z. I'm so proud of you. Oh, yun yung first term pa lang na alamin natin na dito sa Usapang Gen Z. Kasi meron tayong episode din. Yung mga slang words, yung mga terms ngayon ng mga Gen Zs. Kaya mga Gen X, naku, kailangan alam niyo to kasi ako isa lang punto ko dyan bilang mga Gen X, kailangan we grow together with the Gen Zs now, di ba yun? At ikaw naman, Kate, ano man ang content mo? Content ko talaga is ako yung isa sa OG ng TikTok. And basically parang ngayon kasi wala na yung contents namin, which is hand gesture, transition, slow-mo. Ganyan po kasi yung contents namin before. And ngayon nagta-transition naman yung content ko ng love advice. And parents, ano mo yan? Yung nagbibigay po ako ng mga tips sa mga parents kasi since I'm a single mom po. Oh. Yes. And mostly hosting po talaga yung focus ko. So, kapag ka nag-host ako, nag-video ako, ganyan. And vlogging. Yes! Naku, ang dami naman natuwa sa viewers natin. Let's raise the flags ng mga single moms dyan! So, please invite them sa inyong mga contents at ang mga abangan nila dito sa Starka. So, you can all follow me, guys, sa aking Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube at Kate Kaber. Yes, also so all social media accounts, Kate Maikawa lang po. Yes! Nako, syempre, ang dami nakaka-excite na balita sa The House of Collab. 1 million pesos is at stake. Dito man sa Starka, bibigyan din po namin kayo ng more than 1 million information, fun and laughter at information dito sa Starka! Welcome kayo dito! Ikaw ang bida! Welcome kayo!